Mga kababayan, kabilang sa mga natatayang kaugalian ng mga Pilipino ay ang pagtutulungan. Tinatawag din natin itong bayanihan. Bawat araw ay isa pang pagkakataon upang abutin ang inaasahan. Over the years, lumago siya dahil sa patronage ng miyembro, kaibigan. Tapos ngayon ay nakapagtatayo na kami ng mga bahay, multiple na bahay. Ang pag-asa ng kaunlaran. Siyempre, kinakailangan magkaroon ako ng expansion sa aking hanap buhay nito. Nais na lang mag-expand ng bagong project dahil sa kasalukuyan, meron na kaming 5,000 heads na capacity ng breeder broiler. Ang pag-asa ng isang mas magandang kinabukasan. Maging patuloyan po yung pamimili namin ng palay na siya po namang sa bandang ibibigay sa namin. At sinarin po namin ibebenta sa aming mga miyembro. Gusto ko pang mapaunlad ng aking pagmamanukan na sa ganyan nakakatulong din sa akin at marami pa akong tamo tutulungan na magkaroon ng hanap buhay sa aming pamanukan. At ang kinabukasan ito ay makakamit mo na. Dahil ngayon ang araw na ikaw ay bibigyan ng isang pagkakataong mas umasenso, mas umunlad, mas umusad. Kung kaya naman pinasinayaan ang Republic Act 9501 upang makapagbigay ng isang mas maliwanag na bukas at isang mas tiyak na kinabukasan para sa mga micro, small at medium enterprises. Ngunit kung gaano man kadami ang industriyang nabibilang dito, iisa lang ang palaging hinaing. Ang problema po ay pinansyal. Kasi po tumataas ang mga patuka. Kailangan po namin maging matipid sa patuka para hindi matapon. Gusto ko pong bumili ng mga feeder na maganda para sa aming manukan. Ang problema ko ngayon ay kung paano ma-expand ang aking negosyo sa dito sa aming bayan. Dahil patapos na yung aming project, gusto na sana namin sundan pa at i-expand ang aming negosyo. Ngunit sa kulangan ng kapital, hindi namin magawa yun. Sa kasalukuyan, yung aming kooperatiba ay talagang kulang na kulang sa puhunan. Sa totoo lang, napakarami namin proyekto na hindi namin ito maipatupad dahil kakulang nga ng puhunan. Sa ngayon po, ang aming kooperatiba ay nagpapautang ng mga kapital sa aming mga miyembro. Since limited po yung aming financial resources, hindi kami maka all-out support sa kanila. Sapagkat kayo ang pundasyon ng kalakalan. Sapagkat kayo ang inaasahan, bibigyan namin kayo ng inyong masasandalan. Cooperative Credit Surety Fund. Ito ang aming handog sa haligi ng ekonomiya ng bayan. Kayo na siyang bumubuo sa 99% ng mga nagnenegosyo. Ang hindi pagkakaroon ng tiyak na pamamaraan, impormasyon at mabilis na proseso sa mga nais kumuha ng loan ay isa sa mga humahadlang sa pag-unlad ng mga MSMEs. Sino? Saan? Paano? Ang mga nais makahiram upang umusad ang negosyo ay kinakailangang magbigay ng kolateral. At dahil ang karamihan ay hindi naman kayang makapagbigay, nahahadlangan tuloy ang kanilang pagkakataong umunlad. Sa kay daming tanong, narito ang solusyon. Sa Credit Surety Fund, madali, mabilis at garantisado ang asenso mo. Nakabuo na po tayo ng magandang programa para mas mabilis ang pagbibigay ng pautang collateral free sa ilalim ng Credit Surety Fund. Ang Credit Surety Fund program ay inilunsad ng Bangko Sentral para gawing bankable yung mga dating mga kumpanya, maliliit na kumpanya na maging bankable, no? Dati unbankable yan eh. Sila yung mga unbankable kasi sila yung mga walang collateral. Mga maliliit yan. Micro, small, and medium enterprises. At alam mo, ang pamantayan ng mga bangko, kapag wala kang collateral, hindi ka makauutang. Yung surety fund will take the place of a collateral. Ang CSF ay napakagandang plano dahil ito nga ay hindi ka na kailangan maghahasipan ng ano-ano mga collateral na ipipresenta mo sa kagaya ng sa mga bangko.
palagay ko magandang plano to eh, ng gobyerno. At saka kaya kami nakakit dito kasi nga, hindi na kami magpuproduce ng napakaraming dokumento kasi sa totoo lang yung mga members namin talagang dyan takot eh sa mga dokumento na hinihingi ng iba't ibang mga financial institutions. Ano. Ang banko kasi, so kung normal kang uutang sa isang banko, restrictive yung banko eh. Hindi ka pa pwedeng umutang kung wala kang collateral. Napakaraming requirements. Samantalang sa pamagitan ng surety fund na to, malaking bagay ang maitutulong nito sa isang negosyante. Saan namin kukunin ang aming idadagdag? Ngayon pong nabalita namin yung credit surety fund na yan. Yung po kung sakalit kami po yung magka-qualify, pwede po kami makabel. Hindi na po namin magiging problema yung funding to sa miyembro namin. Ito po ay magiging isang napakalaking tulong sa kooperatiba, lalo na po sa mga miyembro namin na hindi namin mabigyan ng tamang puhunan para sa kanilang mga negosyo. Sa pamamagitan po ng proyektong ito ay magiging malaking tulong, lalo na sa kagaya namin na talagang gusto po namin makatulong sa aming mga miyembro na namumuhunan.